ipakilala ko yun sa kung sino yung mapapangasawa mo. Okay? So, masasabi ko niya sa mga anak mo, pagtagal. Matagal ka yan. Pasensya, mahaba pa, pasensya. Mahaba pa. Ha? So, wala akong problema sa pasensya. Kaya lang, bigyan nila ng mahabang-mahabang pasensya talaga. Ha? Pag may problema, anong dapat gawin? Pag-usapan, di ba? Kailangan na pag-usapan ang katapat ng problema, solusyon. Kaya huwag natulog ang problema, o hanggang gising pa kayo bago matulog, pag-usapan, at isinabukasan hanggang harapin ang problema. Natural lang ang hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakaunawaan, di ba? Magkaiba kayo ng pinag-aralan, pinalakihan, di ba? Magkapanin lang nag-aaway eh, kayo pa kaya, hindi kayo magkatulo. Kung mahal mo yan, siyempre, lahat gagawin mo, mahaba mo lang ang pasensya. Okay? Pasensya, presensya ba? Analis ka, di ba? Presensya mo lang, nakibisis ha? Kung nasa kumayit ko, kung mahal naman doon eh. Kung lalaki mo doon. Kaya lang, baka mamaya, may laki ka, di ba? Makukulong ka. Makukulong ka. Kaya, hindi naman mahirap makipag-connection, makipag-communicate sa aking asawa, di ba? Sa technology natin ngayon, isang pindot mo lang, huli ka huli. So, makikita ka na ang iyong asawa, di ba? So, wala akong karapatang malungkot. Ito ang panahon ng mga magulang natin. Ayan. Telegrama. Pag yung may I love you, ikinakarapin, I hate you na. Pag may sakit, makatibok na pagdating. Ito ngayon, isang pindot lang, labas na. Di ba? Kaya wala karapatang malungkot. Samahan mo na ang konsensya. Para hindi tayo gagawa na hindi maganda, na labag sa kalooban ng puso ng ating asawa. Di ba? Alam niyo na yun. Oh, yung hindi mo sinasadya, hindi mo nagustuhan, kaya lang napadaan, o nakiparty-party, di ba? Sa third party. So, kaya hanggang maaari po, iwasan po natin yan. Pwede